Good afternoon po mga kaibigan. Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, paring D-O-N-D-E-E once again. Welcome to another live box score ng laban ng Pilipinas at ng South Korea. Ito ay gaganapin alas 3 ng hapon, Philippine time. So just sit back, relax, and enjoy the rest of the game. Later on, subukan nating magbigay ng mga live commentaries, mga kaibigan. Hopefully, wala tayong aberyang mararanasan. But I will try to do my best to give you a heads up, sa mga kaganapan sa laro ng Pilipinas laban sa South Korea. Babawi ba or makakabawi ba or mananatiling unblemished yung ating record dito sa ating bracket in preparation for the FIBA Asia Cup 2021 na gaganapin sa Jakarta, Indonesia. So, antabayanan mga kaibigan, 3 p.m. mapapanood natin, matutunghayan natin ang laro ng Pilipinas versus Korea.
Simulan na mga kaibigan yung ating laro. Right. Tinatawag na ngayon ng mga players sa center court. Alright, ito na mga kaibigan. Kai Soto. Mike Nieto. There goes Mike Nieto. Jiu. Chu. Navarro also is here. Dwight Ramos, of course. So, ito na. Paano na natin? Players are already on the court. So, tingnan natin kung may ibubuga ba yung Pilipinas, mga kaibigan. Alright. We are now on the session. The Philippine flag or the Philippine national anthem will be played. Also, the Philippine national or the Korean national anthem, I should say. So, kaibigan, sit back there dahil maganda to. Magandang laban to. Antabayan natin mga kaibigan yung laro. It will begin shortly. Kung matatandaan niyo mga kaibigan, yung kulay ng jersey ng Batang Gilas last time was blue. Eh, the same color po ang kanilang ginagamit ngayon na kanilang jersey. As well as South Korea, they are also parading or using their white jersey. Alright. Tingnan natin mga kaibigan. Bakbaka na in just a few minutes from now. Simula natin mga kaibigan ang ating commentate sa larong ito. So sit back lang kayo dyan. Enjoy the rest of the game. Ayan na po mga kaibigan,
Tingnan natin kung may rest back ba o makakabawi ang South Korea. Yung nakarang June 16, 2021, 78 points ang Korea at 81 naman ang Pilipinas. Sa 3-point points, mga kaibigan, 33% na Pilipinas at 31% naman ang South Korea. Mas marami tayong naipukul na or mas mataas ang ating percentage sa 3-point area. Rebounds naman tayo ng isang puntos, 40 to 41, mga kaibigan. So tingnan natin kung ganito pa rin ba yung magiging takbo ng mga pangyayari. So panoorin natin, mga kaibigan, at stay tuned lang kayo dyan. Alright. Simula na po, mga kaibigan, ng laro. Let's stay tuned.
Ayan na ang Pilipinas. Back to back to back po. Ayos ang laban na to. Ayun, maganda yung offensive rebound ng Pilipinas mga kaibigan.
Kapit lang bayan, kapit lang. Ganda ng laro ng ating Gilas Pilipinas, mga kaibigan. Ito yung mga bata na rin na nakikipagsabayan talaga. And based on the games, from the performance, mga kaibigan ng ating Gilas Pilipinas, eh, nakaka-adjust sila. Ano? Nakaka-adjust sila sa physicality ng laro. And it seems like mas kumpiyansa na sila ngayon compared to the first game against Korea. Of course, that's understandable dahil sa natatansya na nila yung lakas ng kalaban. You know, the physicality seems to not affect them anymore. Kung titingnan niyo mamaya, mga kaibigan, yung mga result ng or playback or mga highlight plays later on, makikita niyo na nakikipagpakbaka na yung ating mga bata, no, sa rebound. And also their shots are falling. There's a lot of runs going on after the first quarter. There was a 5-0 run from by the Philippine team. So kung makikita niyo, mga kaibigan, iba na yung laro, you know, yung takbo ng laro against South Korea compared to the first meeting, especially in the first quarter. We are still on the second quarter, I should say. So yung start ng second quarter ay napakaganda ng nilaro ng Pilipinas. And that was a good adjustment. Mantangin nyo, this was the shortest first quarter so far dahil wala ni isang timeout na ginawa ang both teams. Imagine nyo that. Dahil sa nagkaroon na sila ng at least familiarity with the system and also the coaches trust the players as well. So yun. Ayun mga kaibigan, just sit back, relax, and enjoy the game. Bonus, mga kaibigan, patapos na po ang second quarter. It's 38-33 lamang po ang Pilipinas, mga kaibigan. It's 24.4 seconds. Labanan sa ilalim, Kai nakakuha ng bola. Dak-dak, mga kaibigan. Dak-dak ni Kai. Finally, Kai is having a difficulty inside actually. Mga kaibigan, kung mapapanood mamaya yung laro, ay nagkaroon talaga ng problema si Kai. He was able to gain position inside. Even the first quarter, kaso nga lang hindi na pagbibigyan ng bola si Kai dun sa ilalim. Of course, it's a fast-paced movement. Of course, hindi yung ganun kadali, ano? From our standpoint, of course, madaling sabihin pero sa kanila mahirap gawin. But nonetheless, Kai was able to somehow be very effective with rebounds. Sa kakasabi ko lang is 22 seconds down. Pilipinas pang madala ng bola, 38-34 mga kaibigan. Yun, ito na. Abarientos nagtitimon, trying to milk the clock. It's 10 seconds. Tinanad kung mayroon ba silang mababaon na malaki-laking kalamangan. Abarientos, ayun, natapikan. Natapikan mga kaibigan. So the ball will be in Korea's hands. It's 5.2 seconds mga kaibigan. 5.2. So magandang laban ito. Ito yung first time I guess sa kanilang pagharap na nagkaroon ng lamang ang Pilipinas sa first half of the game. And it ended, mga kaibigan. There you go. Second half ended with the score 38-34. Lamang po ang Pilipinas. Alright. Salamat sa mga nanonood dyan kahit na
We are just showing the live scores, mga kaibigan. But still, you're there. Salamat po, 40 viewers natin. Maraming salamat po. Ito lang po ang ating makakaya for now. So, there you go. Ang taas po ng percentage ng Pilipinas. Rebound-wise, 21 versus 17 ng Korea. 21 po ang Pilipinas. Assist is 11. Korea has the advantage, but more of the rebounds lamang tayo. Scores natin, Ramos. Ramos has 8 points, mga leading scores natin. Kalat-kalat yung ating mga score, but nonetheless, maganda yung tinatakbo ng ating mga bata. There you go! So magbabalik tayo mga kaibigan sa third quarter. Sit back, relax. At kung ano mang ginagawa niyo mga kaibigan ngayon, mabuhay po kayo and God bless to each and everyone. Have a blessed Sunday! Update lang po tayo mga kaibigan. It's 34 to 38 lamang po ang Pilipinas mga kaibigan. Sa inyo sa mga nakikinig dyan sa atin ngayon, magandang hapon, Philippine Time. It's already 3:42 in the afternoon. Maganda po ang laro ng ang nilalaro ng ating pambansang kupunan, Gilas Pilipinas. Of course, ang main gunner po natin mga kaibigan, yung biskor ng maganda ay si Ramos, of course, Dwight Ramos so far, mga kaibigan. And of course, we will be updating also the other scores or scores ng ibang pang mga manlalaro ng Gilas Pilipinas. But nonetheless, we are showing good performance sa ating laro, mga kaibigan. Alright. Talking about Kai Soto, sa sinabi ko kanina mga kaibigan, nagkaroon si Kai Soto ng mga instances na nakakasil, nasisil niya even the naturalized player of South Korea. Kaya lang, hindi nabibigyan ng bola sa ilalim si Kai. He gets a little bit frustrated. Yung mga pagkakataon na meron siya, nagkaroon na siya ng mga pagkakataon makakaroon ng bola, namimintis na niya or nagkakaroon na ng mga turnovers, guys. But nonetheless, Kai is still focused on rebounds and iba talaga ang may 7-3 sa isang kupunan. So I guess that is an upside for Team Pilipinas, mga kaibigan. So antabayanan natin kung mimintay natin yung ating kalamangan, because in the second half, most likely defense will gets tighter and tighter, mga kaibigan, and yung basket ay magkakaroon ng mas lalo pang liliit dahil sa depensa. So let's see how our boys will play in the second half. Thank you po mga kaibigan. Ronald, my love, kamsa pa Jackie po. Thank you so much, sir. All right. I'm sorry pero hindi tayo nakakapagbigay ng mga jacket ngayon eh. Pasensya na po sir Ronald, but thank you for coming and for joining. Ayun po, 34 to 38 po. Third quarter, in a little while, damang po ang Pilipinas. Second quarter ng ating laro. Alright!
Happy Father's Day pala mga kaibigan sa lahat ng mga ama dyan. Happy Father's Day po mga kaibigan. Magsisimula na ang third quarter sa ilang in a few minutes mga kaibigan. There you go. Lamang po ang Pilipinas. 38 kontra Korea. Kung bibigyan, kung hihimay-himayin natin yung nangyari sa first and second quarter, mga kaibigan, in other words, nagkaroon na tayo ng adjustment. Yung mga bata personally, as a player, so as well, yung confidence ng mga kaibigan ay tumataas na. Of course, this is not the first time that they will that they face Korea since they have experienced it 2 days ago, a few days ago, if I'm not mistaken, 4 days ago. And kaya as a result, mga kaibigan, eh, kaya na nilang sumabay, you know? Kaya naman talagang sumabay, but in the confidence level, in their self-esteem, mga kaibigan, eh, medyo mataas na level ng mga kaibigan. Lalo na, nanalo tayo versus Korea in that very emotional game. Itong game na ito, eh, lumalabas talaga kung yung skill set, you know? The skill set, the ability to adjust as well. Ang kagandahan nito, dahil yung mga tirada natin sa labas, mga three-pointers natin ay pumapasok. Jordan Heading was making threes a while ago, mga kaibigan. So, even the Barrientos, they are hitting the strides in the three-point mark. So, I guess, isa itong magandang development sa ating team. As well as the offensive rebounds, mga kaibigan. Lamang tayo, 21-17 offensive rebounds against South Korea. So, dito natin nakikita yung kahalagahan ng height. This is actually the tallest lineup of the Philippine team. Antakin nyo, we have 6'11 or like maybe 7 foot or 7 feet tall front lines natin. Kaya sa 7'3. Of course, yung mga players natin is like the wingman. We have a 6'8 wingman in the likes of Baltazar. Mantakin niyo yan. That's a 6'7", 6'8 wingman who's able to defend wing player and also making three-pointers. Baltazar was able to transform into this role, mga kaibigan, from the power forward to center role sa Lasal. And nagkaroon siya ngayon ng transition in top Baldwin system, mga kaibigan. So it's really an upside for the game of this young fellow from Lasal. And his name is Baltazar. Isa yun sa mga paborito nating player. Aside from, of course, the mainstay na mga Gilas Pilipinas, of course. Matt Nieto also is playing well. Matt Nieto is playing well. And I'm pretty sure that his brother, who got injured, is very proud of him. He's making a lot of plays, good pesky defense. And also three-pointers, mga kaibigan. Mark Nieto is playing well as well. All right. Namimiss natin yung mga upsides or mga exciting play naman ni Carl Tamayo. Hopefully, he will be okay this coming July sa FIBA Olympic qualifier. Say this is against Serbia, mga kaibigan. So hopefully, Carl Tamayo will be able to recover. I think it was regulated to a first-degree sprain, if I'm not mistaken. So yun, mga kaibigan, we are about to begin. First half of action, maganda yung simula ng South Korea. Maganda yung passing, nagkaroon sila ng at least 0-12 score, mga kaibigan. But then Dwight Ramos was able to deflect passes and dunks as well by Ange Kwame. Mga kaibigan, ang ganda ng mga highlights dito. Later on, you will see all the highlights in YouTube, all over YouTube. Ang ganda ng ating panimula, actually. Mandaling panimula natin, Kai Soto was able to make a perimeter shot. Ang ganda nun. Ang maganda talaga pag may tira sa labas ang ating mga big man. Of course, this is an international type of game. So, it's really important to hit your shots, even the perimeter, of course. So, yun. Ayun na. We are looking at the highlights, guys. Jordan Heading, Matt Nieto, they're actually making their threes. Amazing. This is in the first half.
And ang kagandahan nito ay the defense of Philippines was felt by Koreans. And as a result, marami pong turnovers, mga kaibigan, na nagagawa ng ating Philippine team. Ano na kayo yun? Yung ating mga bata ay kuman or sinigpitan ang kanilang depensa. And as a result, ang daming turnovers na ginagawa, na nagagawa rather, ang Pilipinas kontra South Korea. And of course, pag pinapasok, pag napansin natin, pag pinapasok si Dwight Ramos, there's always something special happening actually. So may mga steals, may mga deflections na nagagawa pag nandyan si Dwight Ramos. And of course, he was also responsible for the first 5 points ng Pilipinas sa first quarter. All right. But of course, we don't have to lower our guard kasi alam naman natin na South Korea ito, no? Tumitira talaga ng tumitira ng presyo. They will always find the open man. Kahit na libre na sila, they will still find a way to drop and to pass that leather. Ayun. If you're looking at Kai Soto now, mga kaibigan, he was able to get a good pass inside. It's actually a rebound and a dunk inside. So, yun. Magsisimula na, mga kaibigan, ang third quarter. Tingnan natin kung makakahabol ba ang South Korea or tuluyan ng lalamangan ng Pilipinas until fourth quarter. So, there's only one way to find this out. Alright, so yun. Panoorin natin at suportahan always ang ating Kilas Pilipinas. Laban Pilipinas, puso. Most of the second quarter, mga kaibigan, si Ricardo, Kuya Cardo, ay hindi talaga pinalaro. There's like 5 minutes of the game na hindi siya pinapalaro. It's because maybe may mga minor injury siya, mga kaibigan. But nonetheless, sa third quarter ay siguradong ipapasok na ito. And I was right. He is part of the starting or the five of South Korea. So, yeah. We are about to begin our third quarter, guys. Salamat po sa pagkikinig. Wala tayong mga live videos dahil magagalit si Lolo. But nonetheless, this is a great start of the first quarter dahil lamang tayo ng 4 puntos. All right. Here goes the third quarter. Lamang po Pilipinas 38 to 34, mga kaibigan.
Ayan na mga kaibigan, three-pointer ni Navarro pumasok. We are now up by 7 points mga kaibigan. Again, back to back yung tinira or tukumana si Navarro. That was that one is a three pointer and also a two pointer by a put back by Navarro, mga kaibigan. So lamang na mga kaibigan ng 9 points ang Pilipinas. All right, the defense of the Philippines is really playing a good dividend on this game, mga kaibigan. Kung mapapanood nyo ang live, wow, they are not biting into fakes and they are continuously rotating on switches. Amazing! At ang ganda ng mga rotation ng switches in terms of defense ng Pilipinas, mga kaibigan. They can always do that since they are quite big. Of course, they're lengthy. Here goes an attempt. Butakta! Navarro! Wow, what a play by Navarro from offense to defense. Amazing, amazing. Nakakalapit na po mga kaibigan ng South Korea. It's down to 340 to 43. Tamang po ang Pilipinas, but merong tatlong free throws dahil sa foul ni William Navarro sa three-point line. So Korea will shoot three free throws.
46 to 42 lamang po, mga kaibigan ng Pilipinas. We are now on the third quarter of play. Bihira lang tumawag ng timeout, mga kaibigan, yung dalawang coaches natin, both some from Philippines and also South Korea. Zaldi Baltasar. Baltasar is making free throws, mga kaibigan. Pasok po. He was fouled underneath. Ang ganda ng laro. But Ange Kwame needs to sit down dahil tatlong fouls po si Ange Kwame, mga kaibigan. So, ayan, tabayan na natin, mga kaibigan. I'm also having a very good time here watching the game. So, I hope in the fourth quarter, ma-update ko kayo, mga kaibigan. Play by play. All right. White Ramos for three! Ayun, mga kaibigan. Ayan, pinasok si Kai Soto, mga kaibigan. This is 50 to 45. Labang po ang Pilipinas. This is 3 minutes and 50 seconds sa third quarter, mga boss. Mga lords. Ayun! Ricardo Ratliff at ang mga three-pointers na birada ng Korea. Hindi pa rin bumapasok. Ayun pa! Isa pang tres. Hindi pa rin pumapasok sa ilalim sila. Gustong kumuha ng punto sa ilalim. And that's 2 points for Korea. That's 47 to 50. Lamang po ang Pilipinas, mga kaibigan. It's a tie game, mga kaibigan. 50 all. Ang ganda na. Ito na. Pumapasok na mga three-pointers ng South Korea, guys. Down to 2 minutes. Ramos for three. It's a broken play, mga kaibigan, but it was a lucky bounce na nakuha na ni Matiato yung rebound. Pinasa kay Dwight Ramos, and Ramos was taking a three and pumasok. Boom!
Nagtapos po mga kaibigan ang third quarter. That's third of 56 to 54. Lamang Pilipinas ng 2 puntos dahil sa isang 3-pointers ni Abarrientos. Ayan, this is an exciting fourth quarter coming up mga kaibigan. So sit back, relax, and enjoy the rest of the game. Laban Pilipinas, puso. Yan, mga kaibigan. Fourth quarter coming up. ano dapat sabihin? Laban Pilipinas? Laban Pilipinas? Puso. Puso. Laban Pilipinas? Puso. Laban Pilipinas, puso. Alright.
That was Kai Soto, mga kaibigan. Kai Soto, 2 points. Mike, kasama pang foul. So, Kai Soto will make a free throw. Mga kaibigan, iba talaga yung pag may 7-3 ka sa isang team, ano? Kai Soto makes it. That is 61-57 in favor of Philippines. Time out po, mga kaibigan. South Korea, time out. Medyo nadidikdikan na po, mga kaibigan, sa ilalim ng ating gilas, Pilipinas. Or should I say, sa three-point area, mga kaibigan. Dahil pumapasok ang mga tirada, ang mga kanada ng ating kalaban sa darong ito.
pumapasok na kanila mga 3-pointers, mga kaibigan. But the good thing is, the Philippines are still fighting it up. Basket after basket. And the most important thing is, nagkakaroon ng maraming fouls ang South Korea. I think this is the same scenario with the first game kung saan, I think it was before 2-minute mark of the fourth quarter, a penalty na po ang South Korea. And I think this is how it's going to unfold. Dahil sa maraming fouls na binibigay, especially offensive fouls. There was a succession of offensive fouls by South Korea. So, yun, timeout yung mga kaibigan. And it's going to be Philippine, or it's going to be Gilas Pilipinas pass our ball, our possession, pagbalik natin. Ayun na mga kaibigan, lumalamang na. 3 points from Jordan Heading. Ibang klase on cue mga kaibigan, binawi agad ng Korea. 3 points! Miscues after miscues. Ngayon naman, nakakuha ng turnover ang Pilipinas mga kaibigan. It's 68-67. We're down to 5 minutes and 10 seconds mga kaibigan. Go for 3! Pasok yan! This is going to the wire, mga kaibigan. It's 71-67 in favor of the Philippines. Ayun na. Rebound ng South Korea. Kumirala sa three-pointer. Hindi pumasok. Rebound pa rin ng Korea. Another three. Hindi. Binalik sa ilalim. 2 points for Korea. Ayan, mga kaibigan. Ito na. This is going to be exciting. We're down to 4 minutes. Ayan na, go again. Offensive rebound, mga kaibigan ng Pilipinas. And Ange Kwame, I think we'll take 2 free throws, mga kaibigan. 2 free throws. We're down to 4 minutes and 10 seconds. Everybody, hold on to your seats. Hawak lang tayo dyan mga kaibigan. And Squame, free throw. Pasok. First free throw. Pasok mga kaibigan. 72-69 in favor of Philippines. Ang ganda ng steal ng Pilipinas. Ito na, Dwight Ramos for 3. Pasok yan! Bang! Ibang klase si Ramos mga kaibigan at 75-69. That's a go-ahead 3-pointer from Dwight Ramos. Ayan na, Korea naman. Binalik kay Ricardo. Gustong tumira, bawiin ang 3-pointer na yan. Hindi po. Ayun, rebound by Korea again. Another 3-pointer. Hindi pumasok. And finally, nakuha na ng Pilipinas ang rebound. And here goes our possession, mga kaibigan. It's Belanghel. And nagtitimon, pinasa kay Ramos. Ayun kay Bal, binasa naman kay Baltazar. And Heading is now orchestrating. Hinahanap
humahanap ng tempo, tumira sa three-point shot at hindi pumasok. It's Korea. Korea got the rebound, mga kaibigan. Ayun na. Eto na. We're down to 2 minutes and 41 seconds. Tres, hindi pala. Napakaganda ng pasa. Akala ko three-pointer, binalik. Two-pointer, mga kaibigan, for Korea. It's 71-75 in favor of the Philippines. Eto na. Anong gagawin? Eto na si Bilanghel. Bilanghel, tumitimon sa ilalim. Pasok yan. 2 points. Bilanghel. Wow, what a shot. Timeout po, mga kaibigan. Timeout po. It's 77-71 lamang ang Pilipinas. 2 minutes and 18 seconds. Kapit bayan, it's 77-74, lamang po ang Pilipinas, down to 2 minutes and 6 seconds. Tumirada or kumanada ng 3-pointer ang South Korea at pumasok, mga kaibigan, their main gun. Pumasok po ka ng 3-pointer and napatawag ng timeout si Coach Tan. It's Philippine possession now, ayan na. Naku, turnover, muntik na. Muntik ka na, mga kaibigan, eto naman ang possession ng Pilipinas. Dwight Ramos naghahanap ng mapasahan. Dwight Ramos, ito na, tumira sa 3 points, hindi pumasok. Balik ang bola sa South Korea. 1 minute and 30 seconds bola ng South Korea, mga kaibigan. Ayan na, tingnan natin kung anong mangyayari nito. Ayun na naman, 3 point, muntikan na. Binalik dito na naman. Ayun, mintis, mga kaibigan, rebound, Philippine ball. Whew! Kinakapos tayo ng nito. It's going to be Philippines possession, mga kaibigan. Ito na. Bilanghel nagtitimon. Ayun, Bilanghel, mga kaibigan. Pinasa kay Dwight Ramos Baltasar. Balik kay Bilanghel. 5 seconds, tumira ng 3. Hindi pumasok, pero yung bola bumalik na. Ayun na, South Korea running.
And Ricardo was fouled. Ayun mga kaibigan. So may dalawang free throw na ibibigay kay Ricardo, kay Kuya Cardo mga kaibigan. Two free throws. We are down to 55 seconds. Kapitbayan! Ricardo Ratliff, also known as Kuya Cardo ng Pilipinas. Mintis po ang kanyang first free throw, mga kaibigan. It's down to 55.2 seconds. Mintis ang first free throw ni Kuya Cardo. Mintis. Second free throw coming up. Pumasok ang second free throw. Dalawang puntos lamang po ang kalamangan ng Pilipinas. Here we go. It's game time. It's winning time. Ayun na. Bilanghel. Bilanghel ang may dala ng bola. Bilanghel naghahanap ng mapasahan. Bilanghel pinasa kay Navarro. Munti ka na and it's a turnover. Salty Baltasar, 2 points. Wow, what a turn of event, mga kaibigan. It was supposed to be a turnover na sana ng Pilipinas. Buntika na! May hinahirapan si Bilanghel na makakuha ng receiver ng bola. Yun, but so fortunate that Balti was there and he was able to dunk that ball, mga kaibigan. Baltazar was able to dunk that ball from Lasal. Wow. It's 4 points. 4 points po mga kaibigan. Lamang ng Pilipinas. We only have 31 seconds remaining mga kaibigan. Thank you po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dyan. Thank you. Shout out lahat sa inyo. Saan mga slupalop ng mundo. Alright. Stay tuned lang mga kaibigan, it's 79 to 75, down to 31 seconds remaining lamang po ng ang Gilas Pilipinas against South Korea. Ayun mga kaibigan, so stay tuned lang kayo so because I'm watching intently dito sa larong ito. Of course, laban Pilipinas puso, alright. So ito na mga kaibigan, it's Korea's ball, possession rather. 31 seconds, 79 to 75 mga kaibigan. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. If they will make a three, if they can make a three, lamang pa rin tayo ng 1 point. And let's see how this will unfold mga kaibigan. Okay, it's Korea's ball. 31.7 seconds remaining time. Ayun na, Korea. 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 Na inbound ng sa ilalim kay Ricardo Ratliff. Kuya Cardo inside. 2 points ba yan? 2 points po mga kaibigan. Pumasok na si Kai Soto and together with Ange Kwame. Ganun lang kabilis mga kaibigan. Nakakuha na ng 2 puntos si Ricardo Ratliff. It was really a very smart play by their coach. Instead of the usual 3-pointer na sana ay gagawin ng Korea, ang ginawa nila they gave the ball inside right away from an inbound pass. Pumunta kay Ratliff at nakakuha ng 2 puntos mga kaibigan. And now, Philippines is up by 2 points lamang po mga kaibigan. And we are down to 25 seconds. So, pwedeng ubusin niya ng Pilipinas ang time or I think Korea will make a foul from my understanding on based on the situation mga kaibigan. I think Korea will try to foul the Philippines and also hope to miss also one free throw para magkaroon ng 3 point. That's my reading, Jan. Or they can actually just run the clock and go for a steal. And that could be one possible scenario. We have to remember there's only 24 seconds shot lang. Eh, meron tayong oras na 25 seconds, mga kaibigan. So, ang mangyayari niyan, eh baka mag-foul ang Korea early
and hope that they will, or it will be missed by the Philippines. So yeah, there you go. We're down to 25 seconds, guys. Two point lang yung lamang ng Pilipinas. Thank you so much, lahat ng mga viewers natin, ng mga listeners natin din. So this is it, mga kaibigan, 25.5 seconds. Yan na, Philippine ball. Alright, ito na mga kaibigan. Dwight Ramos inbounding the ball. Naghahanap, ano, pahirapan to. Foul. Wow, ang bilis. Ganon kabilis ang foul, but I think Bilanghel, nasaktan si Bilanghel sa sequence na yon. But nonetheless, this is 25.5 seconds, guys. This is the only remaining time of the ball game. Ayun na. Here we go. Ayun. Ang bilis ng foul na ginawa ng South Korea. So, most likely, may free throws na gagawin dito ang Pilipinas, mga kaibigan. Alright, sit back lang tayo dyan. Ayos na ang laro natin. This is going to be a nail biter, guys. It's going to be a nail biter. Woo! Ayos to. Ayos na ayos yung laro ng ating mga boys, you know. We have to remember, this Korean team are composed of pros, Korean pros sa kanilang KBL, Korean Basketball League. And of course, tinawagan pala. Correct me if I'm wrong pala, or I apologize for that. But there was an unsportsmanlike foul na tinawag from South Korea. So merong two free throws na binigay sa Pilipinas. So I apologize for the mistake kasi I had to switch off the volume. Alam naman natin, baka masilip tayo ni Lolo. Alright, so nagmintis si Bilanghel sa kanyang pangalawang free throw. So we are now up to 3 points only. So yan, okay na yun. 3-pointers. 3 point lang ating lamang, mga kaibigan. So it's still our ball, Philippine ball. Alright, tingnan natin kung anong gagawin. 25.5 seconds. Hindi man lamang natapyasan yung lamang. Kay Soto, may hawak ng bola. Kay Soto, almost. Hindi na foul si Kay Soto. Ramos is holding the ball and he's fouled. Pantakin niyo, mga kaibigan, 10 seconds. Binigay kay Kay Soto yung bola. And of course, Kay Soto was actually double team. Triple team, hindi napasa ng maganda ni Kay Soto. Finally, he was able to give it to Dwight Ramos. And there's a foul. Yan ang maganda. So, Pilipinas up by 3 points still. We have 15.8 seconds. Medyo iika-ika ngayon si Bilanghel, mga kaibigan, dahil sa unsportsmanlike foul na ginawa. But Dwight Ramos was able to make the first free throw. Lamang na po ang Pilipinas ng 4 puntos down 15.8 seconds. There you go. Dwight Ramos, second free throw. Wala, but he got the rebound, mga kaibigan. So I think Philippines will win this one. The second game. Finally, 5 seconds. And there's a foul. That's 5.2 seconds, mga kaibigan. Lamang ng Pilipinas ng 4 points. So I think this is going to be another wins. 2 wins in a row against Korea. So finally, the Korean curse is finally broken the second time around. All right. So this is it. 5 points ang mga kaibigan ng lamang down to 5.2 seconds. So there's no other way for Korea. Even a miracle will not be able to save them. And dahil dyan, na steal pa rin ni Dwight Ramos, and that was it. I think game will be over this time around. 2.3 seconds, mga kaibigan. Wow. Thank you. 144 viewers natin. Salamat po. Finally, Philippines. Again, for the second time. It takes 2 to tango, but this time around, it's all Philippines. So guys, maraming pong salamat. This is Mr. D-O-N-D-W. Paring Dondi, thank you for joining. Ang ganda ng laro. Laban Pilipinas, puso. Thank you. Thank you so much. Laban Pilipinas. Say bye-bye. Bye-bye. Yeah, that was a good one. Laban Pilipinas, puso. Bye-bye. Everyone, thank you for watching. All right. Bye.